nasa timay lalang. Tanay ina ko niya, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa 24 tayo na Lunes sa Linggo na Ordinaryo. Atin pong isama sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo at ang mga napos-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, sinasabi niya na ang ating Panginoong Hesus, siya ang ating tagapamagitan na iniligtas tayo ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Ang sentoryon, ang pinuno ng hukbong Romano ay nagkaroon ng biyaya mula sa ating Panginoong Hesus na pinagaling ang kanyang alipin dahil sa kanyang pananalig at panampalataya sa ating Panginoon. Tayo rin ay tinatawag upang magkakaroon ng matibay na pananalig at panampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong kamikaw ay aming wagas na paglingkuran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari
at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog sa kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ang katotohanan ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalanging may malinis ang kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y papupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Bilang pastol nila, ililigtas sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal niya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang mga matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus,
Taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinaguga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magkapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, naratna ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Pananalig, pananampalataya. Dito po sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, ipinapahayag ng ating Panginoon ang mga kakaiba na pananalig o panampalataya. Lalo ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, verse 1 hanggang 10, na kakaiba ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa isang kapitan ng bo ng Romano o ang tinatawag na centurion na kung saan kanya pong ipinapahayag ang kanyang una pagrespeto sa Panginoon, pangalawa sa kanyang kakaiba na pananalig. Pagrespeto sapagkat ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, hindi makapasok ang isang Hudyo, isang Israelita sa mga bahay ng mga hintel. Ang kapitan ng hukbong Romano ay tinuturing na hintel. At ang ating Panginoon ay isang Israelita, so hindi makapasok ang ating Panginoon sa bahay. Kaya, nung una, nagpadala siya ng mga elders o mga matatanda ng mga Hudyo upang isamo ang ating Panginoon na pagalingin ang kanyang alipin. Pumunta ang ating Panginoon. Pero bago pa man pumasok ang ating Panginoon, papasok na sana sa bahay, ipinagsabi ng mga kaibigan. So una, yung mga elders. Pangalawa, yung mga kaibigan na ng centurion na hindi siya karapat-dapat na pumasok ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang bahay. Ngunit may sinasabi siya sa versikulo 7, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Lucas, na ito rin ay ating sinasambit at binabanggit bago tayo tatanggap
ng katawan ni Kristo. Sinasabi, ipinagsabi ng sentoryon na ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na. Ito yung pananalig na pinapahayag ng isang sentoryon na mayroong pagpakumbaba. Nirespeto niya ang Panginoon, mayroon siyang pagpakumbaba, at ang kanyang pananalig na gagaling ang kanyang alipin sa salita lang ng Panginoong Hesus. Dahil ipinapahayag niya ang kanyang pananalig, pagpakumbaba at pagrespeto, ito ay kaugnay rin sa ating buhay, pananampalataya at mga panalangin. Sinasabi sa ating unang pagbasa sa unang sulat San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, Bersiyo 1 hanggang 8, na manalangin tayong lahat sa lahat ng tao, kahit sino man sila, ipanalangin natin sa Diyos na ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat. At ang ating pagmamagitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus, na siya yung gumagawa ng paraan na nangangaral sa atin, na nagligtas sa atin, at dapat kung tayo man ay manalangin, magkaroon tayo ng malinis na kalooban. Tinuturo po sa atin ang buhay, pananalig at pananampalataya na tayo ay may panalangin, na tayo ay may paggalang, na tayo ay magkaroon ng kalinisan sa kalooban at magkaroon ng pagpupuri lagi sa Panginoon ayon pa sa Salmo 27, sapagkat ang Panginoon ay siyang ating sanggalang at iniligtas tayo at ipinagtanggol niya lagi. Kaya kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa sa ngayon, una sa lahat ay tungkol sa pananalig o pananampalataya na kinakailangan natin sa ating buhay panalangin. Ang pananampalataya ay meron pong iba't ibang antas. Mulat sa Paul, nung tayo nasa sinapukunan pa lamang ng ating mga magulang, ang ating ugnayan sa Diyos ay ugnayan na kung saan ang ating komunikasyon ay komunikasyon na simple ngunit tunay sa Diyos. Sa ating kapanganakan at sa tayo'y maliit pa na bata, ang ating pananalig sa Diyos ay naipahayag na sa tinatawag na likas o natural na ating maipahayag. Dahil tayo nananalig sa mga taong nakikita natin, lalo na mga magulang, sa puso natin na ugnay rin tayo sa Diyos ng ating pananalig, simple ngunit malinis. At ito ay lalo pang umuunlad kapag tayo ay tinuturuan na. At kung tinuturuan tayo habang tayo bata pa, magkaroon tayo ng tinatawag na mitiko, literal na pananalig, na kung ano man ang mga kwento at mga katikismo o mga turo sa ating pananalig o pananampalataya ay atin pong ginagawa at tayo po'y nananalig roon. Habang tayo'y lumalago na, nagkaroon na tayo ng individual faith. Isang pagpapahayag na kakaiba na ang ating pananalig, sapagkat hindi lang sa turo, tayo mismo ay nakatuklas na mula sa ating puso na kailangan tayong maugnay sa Panginoon at tayo nananalig sa Kanya. Hanggang tayo'y umuunlad na mayroon tayong tinatawag na conjunctural na pananalig
na kung saan pinag-ugnay-ugnay po natin ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa, kalinisan sa puso at buhay, at ang ating pakisalamuha sa kapwa ay magkaroon ng habag, malasakit at pagmamahal. At dahil dito ang ating pananalig ay lalo pang tumitibay na handa na tayong mag-alay buhay o buong buo ang ating pagsikripisyo upang ang ating pananalig sa Diyos ay maging matibay at malalim. Ito yung tinatawag na universalizing faith, pananalig na handa tayong maging martir o pagsasaksi sa pamamagitan ng pag-alay buhay at pag-alay ng buong sarili sa Panginoon. Itong ating buhay pananalig na mayroong antas sa paglago ay kung minsan nabansot dahil sa pawala natin ng pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos sa buhay panalangin. Tinuturuan tayo sa ating mga pagbasa ngayon, una sa lahat, na tayo'y maging simple, malinis, at magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos sa isang malalima na pananalig upang ang ating panampalataya na napahayag sa panalangin ay tanggapin ng Panginoon sapagkat buong-buo, taos-puso ang ating pananalig sa Kanya, taos-puso din ang ating panalangin sa Kanya. Hindi po tayo maaaring magkaroon ng debosyon at panalangin kapag tayo'y makasarili at nagmamataas sa ating pagkatao. Kinakailangan tayong magpakumbaba, gumagalang at mamuhay sa kalinisan upang ang ating ugnayan sa Diyos sa buhay pananalig totoo, matapat at naging tunay na pananalig sapagkat ipinapahayag natin ang taus-puso, taimtim at pananalig na buhay at tunay para sa Panginoon. Ito ang dapat nating gawin upang ating tumbasan at tapatan ang pag-ibig ng Diyos na dakila para sa atin. Sapagkat siya'y Diyos na dapat ibigin, sapagkat siya'y Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may panampalatayang pasintatag ng sa sintoryon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangilangan ng simbahan at ng sandaigdigan at atin pong itutugon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saanman bilang banyaga o waring hindi kasapi, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Iyaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng lahat ng tao, tinanggap na yung anak ang panampalataya ng sinturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kanang loob ngayong nanalangin kami sa iyo
sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Manalangin niyo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mo ang dinggin ng aming pithaya at punlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang mairagdag. Sa kaligiraang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami niyong pinakikihirapan sa pangitan ng iyong anak na minamahal. Kay kaysa na manghelisi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay
gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ito at paginipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos, at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang halan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kagalang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Bayan ng Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko
pagbalik ng aking diwa ay sa'yo. Huwag na huwag pababaya, masipayo, ikaw ang buktong hininga ng buhay, tulad mo'y kapayapaan, pag-ibig. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza, San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong paggalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, banal na misa, kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na laging nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga nangangailangan at mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon, sa ating misa, ang mensahe po ay manalig tayo sa Diyos sapagkat ang ating pananalig ay siyang tugon ng pag-ibig na dakila na pinapahayag sa atin ng Diyos nung tayo'y iniligtas sa pamagitan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingariyang kana nagsusumama sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno.